e-speedometer. Napakasimple lang pero napaka-importanting gauge sa ating mga motorcycles dashboard, maliban sa pinapakita nito kung gaano na ba kabilis ang takbo ng iyong motor. So ito'y meron ding importanting rule sa iyong riding experience. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ano-ano ba ang importansya nitong speedometer nito at paano ba magpalit ng speedometer cable kapag ito ay nasira na. At ano ba ang mga dahilan bakit nasisira ang speedometer cable. Kaya kung problema mo ay ang iyong speedometer na hindi na gumagana, para sa iyo ang video na ito. Bakit mahalaga ang speedometer? Una, safety first. Alam naman natin na ang safety ay napaka-importante pagdating sa pagmamaneho sa daan. So itong speedometer ay nakakatulong para ma-maintain ang safe speed para mapanatili mo ang control ng iyong bilis at ma-reduce ang risk ng accident. Pangalawa, legal compliance. So, hindi lang naman about safety but also about following the law. Ang speed limit ay nandiyan for a reason. And the speedometer helps you para mapanatili mo ang speed mo within the limits. Kasi may mga lugar na nagtatalaga ng speed limit. For example, gumaan ka sa isang daan na may nakalagay na 40 km per hour lamang ang takbo mo. So, dahil may speedometer ka, makikita mo sa iyong speedometer kung nasa limit ka pa ba ng 40 km per hour. Kasi kung wala kang speedometer, naku po, baka mahuli ka at matikitan ka ng mga enforcer for overspeeding. Number 3 is fuel efficiency. So, alam mo ba na kapag nami-maintain mo ang consistent speed, maaari nitong ma-improve ang fuel efficiency. So kasi ang speedometer po ay matutulungan ka para ma-monitor mo yung speed mo at kapag na-monitor mo at consistent yung speed mo ay makakasave ka on fuel cost. At ang panghuli ay ang maintenance tracking. So, maliban sa speed, ang speedometer ay mayroon ding kasamang odometer. Itong odometer na to ay nakakatulong para matrack mo kung ano na ba ang total distance na natakbo ng iyong motor. At itong information na to ay napaka-useful para po sa ating maintenance schedule. Kasi may mga maintenance schedule na nagbe-base sa mileage. Katulad na lang, kapag ikaw ay mag-change oil, dapat ikaw ay bumabase sa speedometer. So example, after 1,000 km ay kailangan mo nang mag-change oil. So titingnan mo lang ang iyong odometer para malaman mo kung kailangan mo na bang mag-change oil. At mahalaga rin po ang odometer reading for resale purposes. Sa mga gustong ibenta ang kanilang mga motor, so yung mga bumibili ng mga second hand na motor, tinitingnan din po nila itong odometer reading. At paano naman magpalit ng sirang speedometer cable? So una mong gagawin ay ititrace mo itong cable mo para malaman mo kung saan ang iyong mga tatanggalin. Okay, yan po ang connection ng speedometer na sa ilalim po ng ating dashboard. Yan po yung ating tatanggalin mamaya kapag papalitan natin itong speedometer cable na ito. Kapag ganito ang inyong motor at hindi na gumagana ang inyong speedometer, ay maaaring nasira na ang inyong speedometer cable. So, bakit nga ba nasisira itong ating speedometer cable? Dahil nakatagalan na rin po. At sa palagihan pong pag-aatras ng inyong motor ay nasisira po yung speedometer cable, no? Napuputol po ito. At ayan po, so tinesting po natin itong ating speedometer kung pumapalo ba siya kapag umaandar po itong gulong. At nakikita nyo po, hindi na po pumapalo yung ating speedometer. Hindi na po siya gumagalaw. Kaya kailangan palitan na po natin ang kanyang speedometer cable. Okay, so tatanggalin muna natin lahat ng dapat baklasin. So uunahin po natin dito sa may gulong. At susunod naman po nating baklasin ay ito pong ating nasa headlight para ma-access po natin ng madali yung speedometer cable dyan po sa ilalim ng dashboard. Kapag natanggal na natin yung ating headlight, pwede na nating matanggal itong speedometer cable na nakakabit sa ating dashboard sa ilalim. Ayan, at pwede na natin hugutin itong speedometer cable para mapalitan na natin ng bago.
At ito ang ating ipapalit. Mga sir, ang brand po nito ay Takasago Japan Quality. Okay? Pwede rin po ito pampalit dito sa ating Euro Daan Hari 125 speedometer cable. Tara, kapit na natin. Sa pagkakabit po nito, mga sir, kailangan itapat nyo po itong gatlaan na ito doon sa pagkakabitan sa may gulong. Kasi pag hindi nyo po naipasok ng maayos to ay hindi po magiging smooth ang takbo ng inyong speedometer. So yan, yung nakikita nyo po dyan sa ilalim ay kailangan maitapat nyo po dyan yung gatla na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, tapos na po mga sir at iti-testing po natin kung pumapalo na ba ang speedometer. Ayan po, ayan, okay na okay po, pumalo na po siya, gumagalaw na po yung ating speedometer at smooth na smooth po siya. Isa pa pong ikot, tignan natin ulit. Ayan, talagang pumapalo po siya mga sir. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung may nakuha kang values sa ating video ay huwag mo na kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thanks for watching.